The Shapeshifters, Chapter 23. Kayo na, ulit muli ni Lo Shen na parang sinabuyan siya ng malamig na tubig. Agad-agad, ni hindi mo man lang pinalipas ang ilang buwan ang hiwalayan natin. May bago ka na agad. I know, alam ko na mabilis ang mga pangyayari ng gabing yun. Pero andoon siya nung kailangan ko siya. Pinagaan niya ng husto ang loob ko. Siyempre, doon ka nakatira sa kanya, natural naman na alagaan kanya. At kung siguro sa akin ka dumiretso nung gabing iyon, malamang, ako rin ang mag-aalaga sa'yo. I know, I'm sorry. Yumuko na lamang si Ash at hindi makatingin ng diretso sa kanya. So, seryoso na ba yan? I think so. Oo, seryoso ako sa kanya, at ganoon din siya sa akin. Fine. Hinggang malalim nito. Wala naman akong magagawa kundi maging maligaya na lang ako sa inyong dalawa. Kahit na masakit para sa akin, I will support you kung saan ka masaya. Andito lang naman ako bilang kaibigan mo. Salamat, Lu Shen. Salamat dahil naiintindihan mo ako. No worries. Basta promise mo lang sa akin na huwag mong isuko yan. Huwag mong basta-basta ipamimigay yan. Pero doon muling natahimik si Ash. Kita sa mukha niya ang hiya sa kanyang ginawa. Nahalata naman iyon ni Lu Shen ang ibig sabihin ng mukha na iyon. Oh my God, don't tell me that you had sex with him. I'm sorry. Tulo ng mga luha ni Ash sa mga mata niya. Ash naman. Bakit mo ginawa yan? Diba, we've made a promise na hindi tayo magse-sex after we graduate ng high school. Anong nangyari? I'm sorry, Lu Shen. Nanghina lang ako. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Don't give me that drama. Alam ko na sinadya mo yan dahil naghihiganti ka sa akin at sa pamilya mo. Hindi ganyan, maniwala ka naman oh. Abot ni Ash sa mga braso nito pero agad siyang pumiglas. Don't touch me, ayaw kitang hawakan. Hindi na kita kilala, Ash. Napakadumi mo. Kaagad umalis si Lu Shen at tumakbo palabas ng main building ng Braxton. Samantala si Ash naman ay nakatayo lamang at nanlulumo ang mga mata habang nakatitig kay Lu Shen na palabas ng gusali. Parang nanliit siya sa kanyang sarili dahil sa pandidiri ni Lu Shen sa kanya. Isang malaking sampal yun sa kanyang mukha at tila natauhan nito. Kahit ano ang gawin niya, hindi niya na maibabalik ang nakaraan at hindi niya na maibalik sa dati ang kanyang nagawa, lalong-lalo na ang pandidiri ni Lu Shen sa kanya. Doon pa mas lalo lumakas ang kanyang iyak. Sa loob ng classroom, inalalaya ni Micah sa pag-upo ang kanyang best friend. Tumahan na ito sa pagkaiyak pero kita pa rin ang bakas ng iyak dahil namumula pa ang ilong nito. Sis, okay ka lang? Ano ba ang nangyari kanina sa labas? Tanong ni Micah. Alam na ni Lu Shen, sis. Alam niya na ang lahat. Ang sa inyo ni Kuya? Sabay tango niya ng marahan. Eh bakit mo ba sinabi? Di ba sinabihan na kita na huwag mong sabihin sa kanya dahil wala na naman siyang karapatan? Hindi ko kaya sis eh. Wala kasi akong nililihim sa kanya. Kahit maliit na bagay, alam niya. Hindi ko kaya na may tinatago ako sa kanya.
Nako, kaya pala iba ang mukha kanina ni Lucien. Alam niya na rin ba na may nangyari na din sa inyo? Oo, alam niya na rin, at iyon ang rason kung bakit nagalit siya ng husto sa akin. Pinagdidirian niya na ako. Ikaw kasi eh, napaka-honest mo. Pasensya na, okay, huwag mo na akong sisihin. Sorry sis, pero pwede magtanong. Ano na ang plano mo? I don't know. Malalim na buntong hininga niya. Malamang isipin ko na lang siguro ang kuya mo. Siya lang naman ang importante ngayon eh. Ang relasyon namin. Good answer. Mabuti yan dahil ex mo na ang taong yan. Kahit magalit man siya, wala na siya sa lugar para magalit dahil siya rin ang may dahilan kung bakit nahihirapan ka ngayon. Right. Tama ka sis. Sang-ayon niya man din. Huwag na akong magpaka-stress at mag-focus na lang ako ngayon kay Dante. That's the spirit. So smile ka na dyan. Gumanti naman si Ash ng pilit ng ngiti sa kaibigan. Sakto ding pumasok ang kanilang guro sa classroom at doon ang nag-umpisa ang kanilang klase. Katatapos lang ng unang period ng kanilang klase at nag-umpisa ng umingay ang hallway dahil lumalabas na ang mga estudyante sa kani-kanilang silid at papunta na sa ikalawang period. Habang lumalakad ang magkaibigan, biglang tumunog ang cellphone ni Ash. Agad niya namang hinugot sa kanyang bulsa at tinignan kung ano yon. Pero habang binabasa niya ang natanggap niyang text, nanlaki ang mga mata nito. Oh my God, sis! Sambit ni Ash. Oh bakit? What's wrong? Ang kuya mo, may emergency daw sa opisina niya. Ha? Anong emergency? Ewan ko, baka nagpapatulong sa akin na maglipat ng kanyang gamit. Mauna ka na sis ha. Pupuntahan ko lang siya. Oh sige, mag-iingat ka, hindi ka na ba papasok sa next class? Hindi na siguro, text na lang kita mamaya kung saan ako mamaya. Oh sige, ikaw ang bahala, basta pakisabi kay kuya na congrats sa kanya. Hindi yun narinig ni Ash dahil tinakbo niya na ang hallway palabas ng main building ng Braxton. Dumber it so na lang si Micah sa kanilang susunod na klase. Sa second floor ng covered gym. Kakaakyat lang ni Ash sa second floor ng gym na abot tenga ang kanyang mukha kahit sa nangyari kanina sa kanila ni Lucien. Tama naman ang sinabi kanina ni Micah na wala na siyang dapat isipin at wala na siyang dapat ipaliwanag dito dahil mag-ex na sila at tapos na ang namamagitan sa kanila. Ang tanging isipin na lang niya ngayon ay ang pag-iibigan nila ni Dante. Excited na ito para tulungan ang kanyang mahal sa pagligpit ng mga gamit at ilipat sa bagong opisina nito. Pero habang papalapit siya sa pintuan ng opisina, meron siyang narinig na mahinang ungol mula sa loob. Hindi niya na lang pinansin ang kanyang naririnig dahil baka nanonood lang si Dante ng pelikula at baka doon nang gagaling ang ingay na kanyang naririnig. Agad niyang inabot ang doorknob at ipinihit ito. Nang pagbukas niya ng pintuan, laking gulat niya na nakaluhod si Dante at may kasama siyang lalaki. Ang lalaki na kasalukuyang sarap na sarap sa ginagawa sa kanyang pagsubo ni Dante. Napadilat ang lalaking nakaupo, umangat ang ulo at tumingin sa kanyang direksyon. Doon niya nakita na si Lucien pala iyon, nakaupo at subo-subo ni Dante ang ari nito.
Parang sinasaksak ng kutsilyo nang paulit-ulit ang kanyang nasasaksihan sa mga oras na iyon. May nangyayari sa dalawang lalaki na kilala niya. Mga lalaki na kanyang minahal. Mga lalaki na bahagi na ng kanyang puso. Sa sobrang sakit na kanyang nadama, ay nakatayo na lang doon na parang istatwa. Hindi makagalaw at parang natutunaw. Pinatigil ni Lu Chen si Dante at agad itong tumayo sa kanyang upuan. Inayos ang kanyang pantalon at unting-unti nilapitan si Ash. Ash, I can explain. Please, stop. Huwag na, I have enough. Sabay tulo ng mga mata niya at tumingin kay Dante. Ikaw Dante, wala ka bang paliwanag dito? Hindi sumagot si Dante. Inayos niya lang ang sarili at bumalik sa pagliligpit ng mga gamit. Tila wala siyang pakialam sa nakita ni Ash. Doon mas lalo pang sumakit ang puso ni Ash. Doon siya humagulhol sa kakaiyak. Sa mga oras na iyon, hindi niya nakayanan ang sakit na kanyang nadarama. Agad na lang siya tumalikod, binuksan ang pintuan at tumakbo ng mabilis. Samantala si Lu Shen naman ay nakatulala na lang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi makahinga ng maayos si Ash habang lumalakad ito palayo sa covered gym. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakita kanina sa opisina ni Dante. May nangyari sa dalawang lalaki na kanyang minamahal. Gusto niyang sumigaw ng malakas sa puntong iyon dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, pero hindi niya iyon magagawa dahil nasa campus siya ng Braxton at baka makita siya. Umupo na lang si Ash sa malaking bato sa bandang gilid ng isang building, tinabuna ng kanyang dalawang mukha at doon humikbi ng malakas. Habang nakatakip ang kanyang mukha at umiiyak, meron siyang naramdaman na lumapit sa kanyang tabi. Agad siyang umahon sa mga kamay niya at may nakita siyang kamay na may hawak na panyo. Tumingala si Ash upang tignan kung sino ang taong iyon. Tama na yan. Parang matatanggal na ang mukha mo o. Kuya Marcus, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Meron eh. Kaso nakita kasi kita na umiiyak kaya pinuntahan na lang kita. Eh ano pa ang ginagawa mo dito? Pumasok ka na kuya. Mamaya na Ash. Bakit naman? Kasi ayaw ko naman na iwan ka dito na mag-isa at umiiyak. Sambit niya sa kapatid ng kaibigan at inabot niyang muli ang kanyang kamay na may laman na panyo. Hindi mo ba kukunin? Nangangalay na ang kamay ko, biro niya. Sorry kuya. Kuha din niya ng panyo kay Marcus at pinunasan niya ang basa niyang mukha. Salamat pala dito ha. Anytime. Andito ako kapag kailangan mo ako. Sagot niya at nagpabuntong hinga ito. Inayos niya ang kanyang pantalon at umupo sa tabi ni Ash. Bakit ka ba umiiyak Ash? Ano ba ang problema mo? Wala to kuya. Come on. Sabihin mo na sa akin. Kaibigan ko din ang kuya mo eh. So technically, kuya mo na din ako dahil matagal na tayong magkakilala. Pero hindi sumagot si Ash at pinunasan muli ang mata niya. Tungkol ba to sa karelasyon mong lalaki? Si Lu Shen, right? Nagulat si Ash at napatingin kay Marcus. Yes Ash, alam na namin dahil sinabi sa amin ng kuya mo ang tungkol doon.
pero don't get me wrong, andito ako para tulungan ka sa problema mo at hindi ka huhusgahan. Walang sinagot si Ash sa mga sinabi ni Marcus. Pero sa isang iglap, biglang humagulhol muli ito sa kakaiyak. Sa sobrang iyak niya ay lumapit ito kay Marcus at agad naman siyang niyakap ng mahigpit. Napakasakit kuya, sobrang sakit. Hush, I'm here Ash, I'm here. Himas ni Marcus ng ilang beses sa likod ni Ash habang yakap-yakap nito. Don't cry. Oras ng pananghalian. Sa cafeteria ng Braxton. Parang hahaba na ang leeg ni Micah sa kakahanap at sa kakahintay sa kaibigan. Kanina pa siya umalis nung pagkatapos ng first period nila pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita. Marami na siyang naitanong, lalong-lalo na ang kanilang kaklase kung nakita nila si Ash pero hindi daw nila nakita kanina pa. Micah, you're Micah, right? Panimula ni Scar sa kanya habang balisa na ito sa kakahanap. I'm Ash's brother, Scar. Yes, kilala kita. Nakita mo ba si Ash? Kanina pa siya kasi nagpaalam sa akin pero hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon. Talaga, yan din sana ang itatanong ko Saan siya pumunta? Hindi ko rin alam. Nag-aalala na ako sa kaibigan ko. Sige. Halika, samahan mo ako, hanapin natin siya. Samantala, sa isang hindi pamilyar na lugar ni Ash. Nakaupo lang si Ash sa isang mahabang bench at nakasandal ang likuran nito sa katawan ng kanyang katabi at habang nakaakbay ito sa kanya. Sigurado ka ba na hindi ka napapasok hanggang mamaya? Hindi Ash, sasamahan lang kita dito. And don't worry, hindi kita iiwanan. Umiti na lang si Ash ng pahapyaw at naisip niya na meron pang ang tao na may mag-aalaga sa kanya at hindi siya iiwanan. Salamat kuya, salamat dahil andito ka sa akin. Salamat dahil hindi mo ako pinapabayaan ngayon. Sambit niya kay Marcus. Siguro kung mag-isa ko itong hinaharap ngayon, baka ikamamatay ko ito. Basta kuya, salamat talaga. Huwag ka nang magsalita, let's savor this moment na lang, okay? Higpit pa lalo na yakap niya kay Ash. Huwag na nating isipin yan. Basta, don't leave me, please. I promise Ash. Kinagabihan. Sa apartment ni Dante. Pagkatapos ng ilang oras at masayang sandali nilang dalawa ni Marcus, dumiretso si Ash sa apartment ni Dante. Hihintayin niya na lang si Dante doon sa apartment upang makinig sa paliwanag nito tungo sa nakita niya kanina sa kanyang opisina. Kasalukuyang nakatayo sa labas si Ash nagpapahangin at hinihintay ang magkapatid. Malamig ang gabi at tanging huni lang ng kulaglig ang lumilikha ng ingay. Meron din naman paminsan-minsan na dumadaan na sasakyan doon. Sis! Sigaw ni Micah at agad niyakap ang kaibigan ng mahigpit. What happened? Bakit hindi ka na pumasok? Pero tahimik lang si Ash at napatitig siya sa kasama ni Micah na nakatayo sa likuran nito. Micah! Pumasok ka muna, may pag-uusapan lang kami. Sinunod naman agad ni Micah ang utos ng kapatid at agad pumasok sa loob ng kanilang apartment.
Samantala, lumakad si Dante patungo sa kanya at tinabihan ito. Samantala si Ash naman ay nakatitig sa malaki at dilaw na buwan. Kanina ko pang hinihintay ang paliwanag mo sa akin. Ash, I'm sorry. Sorry, yan lang ang sasabihin mo sa akin. Pagkatapos ang ginawa ninyong dalawa ni Lucien, yan lang. No, I am sorry dahil nadamay ka. Tadamay, what do you mean? Hindi pa ba halata sa'yo ang nangyayari? Balik ni Dante sa blangkong mukha ni Ash na tila hindi alam ang ibig sabihin nito. My God, you're so gullible talaga, hindi mo talaga alam. Then explain it to me. Kaya nga nandito tayo, diba? Lucien and I had a relationship. What? Yes, a very long time ago. When we're happy and gay. Pero umamin ka ng nararamdaman mo sa kanya noon at yun ang oras na inagaw mo siya sa akin. Kwento niya kay Ash na nagulat. Naalala mo ba yung hinawalayan kanya without any reason? Ako yun. Ako ang dahilan kung bakit kanya iniwan sa ere. Pero kahit blackmail ko na siya, ikaw pa rin ang pinipili niya. Masakit. Sobrang sakit dahil hindi niya yan nagagawa sa akin na ako ang pinipili niya. And that time, may naisip akong plano. An excellent idea para hindi siya mapasa iyo. So, I made a script na sabihin sa'yo na mahal kita at may gusto ako sa'yo. Para paasahin ka at iwan din sa ere katulad kung paano ginawa ni Lucien yun sa akin. But we made love, diba? Binigay ko yan sa'yo bilang regalo. I felt that love. I'm sure naramdaman mo din yan nun. Yes, and I had fun. But inside, gustong-gusto na kitang saktan. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil may araw ka rin para masaktan ng tuluyan. At hihilingin mo sa akin na patayin na lang kita para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Pagbubulgar ni Dante ng buong katotohanan. Samantala si Ash naman ay nagugulat sa mga revelasyong naririnig niya sa puntong iyon. You know what, Ash? Masaya kami noon nung kami pa, pero sinira mo ang lahat. You ruined my life. You ruined our relationship. You ruined everything. Para lang sa ano? Para lang sa pansariling kaligayahan mo. Itutuloy.